So kung may plano ka mag-OFW o mag-ibang bansa, ang video na ito ay para sa'yo. Hindi ka pwedeng umuwi anumang oras na gusto mo. Kala ng iba ayaw mo lang umuwi kasi nag-i-enjoy ka na sa ibang bansa. Pero madabi dapat i-consider hindi lang ang pamasahe. Kundi pwede nga. Kung pwede nga lang every 6 months umuwi, bakit hindi? Nakakapagod, ngunit kailangan mong ituloy. Pero kapag kausap mo sila, dapat masigla ka o kaya naman masaya. Nasasabi nila ang kanilang problema, pero minsan, tayong OFW, hindi natin masabi ang sarili nating problema dahil ayaw natin silang mag-alala. Ang magpatuloy ay hindi na isang option, isa na itong obligasyon. Sa abroad, magtiwala ka lang sa piling tao o iilang tao. Ang mga tunay na kaibigan, ang mga tunay na tao, ay mga anghel na ipinadala ng langit sa iba't ibang larawan. Mahirap ibigay ang tiwala mo sa mga stranger kahit kabayan mo pa. Pero kapag nakilala mo ang mga tunay, pahalagahan mo sila. Ang mga tao ay dumarating at umaalis, ngunit ang mga tunay ay nananatili. Madalas na nangyayari ang homesick at overthink. Paano sila? Paano siya? Pero niminsan, naitanong mo na ba sa sarili mo, paano naman ako? Ang mga ilang mga kaluluwa ay umiiyak at naghihirap ng tahimik at ito ay mahirap madaig sa magdamag. Napakaraming bagay ang gumugulo sa iyong kaisipan. Existential crisis, paghabol sa mga pangarap, pagtanda at sitwasyon ng iyong pamilya. Madalas, mag-isa tayo. Pero there are times na wala kang support system kundi sarili mo lang. Takot kang magkasakit, takot kang mabigo, takot kang magkapira-piraso. Kahit na mahirap, laging pinagtitibayan ang sarili at ingatan. Yan ang kailangan. At worst is, panalangin. Ay laging magiging mga mensahe ninyong hindi binibigkas. Religyoso ka man o hindi, lagi natin gustong sabihin kung ano ang nasa isip natin. Ang aming mga pag-iyak, ang aming mga pananalita, ang aming mga plano, ang tanging ligtas na lugar para ipadala ang ating mga mensahe.